Nasa 10,000 biyahero inaasahang dadagsa sa Batangas Port ngayong weekend ayon sa pamunuan ng Pantalan. Samantala, mga maliliit na sasakyang pandagat hindi pa rin pinapayagang pumalaot dahil sa matataas na alon. Narito ang report ni Denise Abante. Bagamat nakararanas ng sama ng panahon sa kalakhang Batangas dala ng hanging habagat na pinalalakas pa ng bagyong Hana, tuloy pa rin ang pagdating ng mga biyaherong magtatawid dagat sa Batangas Port ngayong unang araw ng Setyembre. Ang 36 anyos na si Aiza at ang kanyang tatlong anak, maaga pa raw nang dumating sa Pantalan. Galing sila sa Cavite at uuwi sa Mansalay Oriental, Mindoro. Hindi naman daw siya nababahala sa lagay ng panahon dahil sanay na rin siyang magtawid dagat. Gusto namin po bumiyahe kasi mahirap po dito sa amin. Kasi ang hirap po pag may estudyante, wala pong pambaon. Yun po, wala pong budget, kulang po. Opo, mas madali po dyan sa amin. Sanay po naman kami magbiyahe na ganito ang panahon. Opo, magdasal na lang po. Sa tala ng pamunuan ng Batangas Port, tinatayang nasa 10,000 mga pasahero ang dadagsa sa Pantalan ngayong weekend. Tiniyak din ng pamunuan na sasapat ang mga barkong magtatawid dagat ngayong araw. Ang abnormal lang, full week na yung pang-pasra yung mga maliliit lang. Talagang kansilado, suspended ng yung sinuspend ng ECG. Ayon sa PAGASA, patuloy na makararanas ng pag-ulan ang kalakhang Southern Luzon, bunsod ng hanging habagat na pinalalakas pa ng bagyong Hana hanggang sa mga susunod pang araw. Occasional rains po yung currently po na nakaka-apekto po sa Calabarzon. At samantala po yung Mimaropa is magkakaroon lang po ng cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Base po sa forecast po natin, possible po hanggang September 5 po. Magiging ganito po yung panahon po natin. Alinsunod na rin sa sea travel advisory na inilabas ng Philippine Coast Guard, hindi pa rin pinapayagang maglayag ang mga sasakyang pandagat na may bigat na 250 gross tonnage pababa. Ang Coast Guard naman po ay nakabase pa rin sa adviso ng PAGASA. Sinasagwa po namin dahil na rin po sa kaligtasan nila. Alamin po nila yung kondisyon ng panahon. Dapat alam po nila yung numero ng Philippine Coast Guard kung sakasakali naman pong magkaroon ng unusual incident. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.